Itago niyo na lang po ako sa pangalang Gina. Edad 27 ako nung unang beses akong sumubok magtrabaho sa ibang bansa. Napakapalad ko dahil open country agad ang napuntahan ko. Nakapag-abroad ako nang halos konti lang ang nagastos ko. Dahil sa tulong yon ng aking pamilya at ng longtime boyfriend ko. Mabilis natapos ang pagproseso sa aking mga papeles. At sa tulong na din ng isang malapit at matalik kong kaibigan ay nakahanap kami kaagad ng magiging amo ko. Masaya naman ako sa naging trabaho ko. Mabait naman itong mga naging amo ko. Maghatid at magsusundo ako ng mga bata sa school. Maglilinis ng bahay, magluluto. Ilan lang yan sa mga naging gawain ko araw-araw. Mabilis ang pagdaan ng mga araw, buwan at taon. Malapit na akong matapos sa 2 taon kontrata ko. Totoo pala ang sinasabi ng iba na once na makarating ka at masubukan mo nang magtrabaho sa ibang bansa ay halos ayaw mo nang bumalik sa Pilipinas. Ang ibig ko pong sabihin ay ayaw na natin balikan ang sweldong napakaliit pero sobrang pagod sa trabaho. Kumpara kasi sa kinikita natin dito sa ibang bansa, dolyar ika nga. Kahit sobrang pagod at malayo tayo sa ating pamilya ay medyo sulit naman ang ating kinikita. At masasabi kong mas okay ang magtrabaho dito sa ibang bansa. Dahil mas makakapagbigay tayo ng tulong sa pamilya natin sa Pilipinas. May 5 buwan pa bago matapos ang kontrata ko ay kinausap na ako ng mga amo ko. For good na daw sila sa kanilang sariling bansa. Meaning ay aalis na sila dito sa bansang kinaroroonan namin ngayon. At ito na nga, dumating na ako sa puntong kailangan kong mag-decide kung uuwi na ba ako sa Pilipinas. Dahil kahit papano naman ay may naipon din ako kahit konti. O maghahanap pa ba ako ng ibang amo? Sa katunayan ay 2 taon o 1 kontrata lang sana ang tatapusin ko. May usapan na din kasi kami ng longtime boyfriend ko na after 2 years ay uuwi na ako para magpakasal na daw kami. Pero sa katahilanang nagkaroon ng pagsubok ang aking pamilya na may kaugnayan sa pinansyal ay nag-decide akong maghanap ng ibang amo. Tanging ako na lang kasi ang inaasahan ng nanay ko na makakatulong sa aming pamilya. Kailangan daw ni tatay ang maopera. Alam naman natin na pagdating sa mga ganitong bagay ay talagang kakailanganin natin ang malaking halaga ng pera. At ito na nga, another chapter ng buhay ko dito sa abroad. Pinalad naman akong makahanap ng ibang amo. Sa umpisa ay naging okay naman, pero paglipas ng mga 1 buwan ay medyo nahirapan talaga ako. Sa totoo lang po kasi ay napakaswerte ko sa unang naging mga amo ko. Wala akong naging problema. Sa pagkain man at sa paglilinis ay naging okay naman ang lahat. Pero sa puntong ito ay medyo mapapasabak yata ako. Dito nga ay may 2 bata akong naging alaga. Tapos ang mag-asawa naman ay parehong may trabaho. Madalas late na silang umuwi kaya sa labas na din sila kumakain. Kasama namin sa bahay ang nanay ng amo kong lalaki. Kumakain na kami ng mga bata bago ito umalis ng bahay. Si Lola ang nagluluto ng pagkain namin. Siya din ang nagbibigay ng pagkain ko. Madalas ay iniiwan na niya ang para sa akin sa may kusina. Nakakasakit lang ng damdamin kasi kapag manok ang ulam namin ay tigi 1 piraso ng pakpak, paa at leeg. At kapag isda naman ay ulo at buntot kasama pa ang mahabang tinik na walang laman. Kaya hindi ko naman maiwasang maawa minsan sa aking sarili. Pero sa isip ko ay okay na to. Ang mahalaga may kanin. Hindi naman sa nag-iinarte ako pero ang laki talaga ng pagkakaiba ng sitwasyon ko ngayon kaysa sa una kong mga naging amo. Hindi rin ako sanay na may lolang nakabantay sa lahat ng galaw ko maghapon. Hindi man lang ako makaupo. Tanging pagsenyas lang din ang paraan namin ni Lola para makapag-usap dahil hindi naman siya masyadong marunong at makaintindi ng English.
Medyo maldita si Lola, kaya buti na nga lang ay umuwi ito tuwing hapon. Babalik naman siya kinaumagahan, dala ang mga pinamalengke niya. Siya na kasi ang bumibili ng mga pangangailangan namin dito sa bahay. Mga pagkain, panglinis, basta lahat na. Ako lang ang naglilista. Minsan nga ay nagulat ako dahil tinawag niya ako, kasabay ng pagbanggit niya ng salitang fast fast fast. Lumapit naman ako agad dahil medyo malakas ang boses ni Lola. Nang makalapit ako sa kanya ay tinuturo niya ang isa sa mga nilista ko sa papel. Tandang-tanda ko pa yun eh. Yun yung duck, yung ginagamit natin panlinis sa inodoro. Tinuturo niya yon kasabay ng pagbanggit niya ng salitang fast fast fast. Siyempre matalino po tayo mga kababayan. Alam na natin ang ibig niyang sabihin. Pero kahit pa sabihin ko sa kanya na siyempre mabilis yun maubos dahil araw-araw ba naman akong naglilinis ng 3 kubeta. Pero hindi rin naman niya yon maintindihan. Kaya nga hindi na lang ako umiimik kapag may ganong eksena si Lola. Kaya lang ay hindi pa rin siya tumitigil sa kakabanggit ng fast 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 na yan. Kaya naman sa asar ko ay muntikan ko na ang isenya sa kanya na iniinom ko kaya fast fast fast. Kaloka naman talaga si Lola. Simula nga nung nangyari yon ay sobrang tinipid ko na ang lahat para wala na siyang masabi pa. Ayoko kasing patulan si Lola. At saka need ko ang trabahong to dahil naubos talaga ang mga naipon ko. Malaki din kasi ang nagastos ni tatay sa kanyang pagpapagamot. Nagtitipid din ako tuwing day off. Kaya kahit papano ay medyo nakakaipon naman kahit po unti-unti. Nagpapasalamat na lang din ako dahil nandyan palagi ang pamilya at ang boyfriend ko na nagpapasaya sa akin tuwing tumatawag ako sa kanila. Hindi ko na rin sinabi pa ang tungkol sa trabaho ko. Ayoko kasing mag-alala pa ang mga ito sa akin. Kahit ganun si Lola ay iniintindi ko na lang. Nginingitian ko nga ito pero lalo yatang naaasar sa akin. Lagi ko na lang sinasabi sa isipan ko na matatapos din ako at babay Lola na. Wala naman akong masasabi sa mag-asawang amo ko at sa mga bata. Tanging si Lola lang talaga ang katangi-tangi. Pero kahit na ganun ay kinaya ko naman. Naging mabagal man ang paglipas ng araw, buwan at taon para sa akin. Pero dumating din ang araw na aking pinakahihintay. Ito na nga at kinabukasan ay flight ko na, pauwi ng Pilipinas. Kinagabihan nga ay kumain kami sa labas. Kasama ko ang mga amo ko at ang mga bata. Pero wala si Lola. Treat daw nila yon para sa akin. Nagpasalamat din ang mga ito at nagbigay ng bonus. Nakalagay yon sa pulang sobre. Masaya ko naman itong tinanggap at nagpasalamat din. Nung makauwi nga kami ay nag-ayos na ako ng mga gamit ko. 10:00 ng umaga kasi kinabukasan ang flight ko. Gusto ko kasing maglinis muna ng konti sa bahay nila amo. Dahil 1 linggo pa daw bago dumating ang kapalitan ko. Kinabukasan ay Linggo ang araw na yon. Kaya naman andun ang mga amo ko. 8:00 na nung dumating naman si Lola. Nasa kusina naman ako dahil hinuhugasan ko ang mga nagamit naming mga baso. 8:30 pa naman ang alis ko dito sa bahay nila amo. Napatingin ako sa may sala at nakita ko si Lola. Nakangiti ito at tinatawag niya ako kaway-kaway ang kanyang kamay. Nagulat naman ako nung time na yun. Wow, parang ngayon ko lang nakita si Lolang nakangiti ah. After 2 years, sabi ko pa sa isipan ko habang papalapit ako sa kanya. Paglapit ko sa kanya ay binati ko naman ito. Ngumiti lang naman ito sabay bukas sa kanyang bag. May kinuha itong 1 pulang sobre. Red packet ang sikat na tawag dun dito. Inabot niya sa akin to pero dala ng medyo nagulat ako ay hindi ko kaagad kinuha. Pero kinuha niya ang kamay ko at inilagay ito. Meron din itong inilabas na kwintas. At ang pendant nun ay parang bato na kulay berde. Mahal daw yun, sabi nila. Gulat naman ako sa ginawang yun ni Lola. Kaya naman lubos akong nagpasalamat dito. At sa wakas ay nagyakapan kami.
Kahit papano ay parang gumaan ang pakiramdam ko that time. Parang nawala na lahat sa isipan ko ang mga eksena namin ni Lola. Pagkatapos nga ng pangyayaring yon ay kinuha ko na ang mga gamit ko sa loob ng kwarto. Bago naman ako lumabas ay isinuot ko na din ang kwintas na ibinigay ni Lola para makita niyang nagustuhan ko ito. Paglabas ko ng kwarto ay nasa sala na silang lahat. Sa huling pagkakataon ay nayakap ko naman silang lahat. Si Lola naman ay naka-thumbs up lang at nakangiti ito. Pagkalabas ko sa bahay ng mga amo ko ay hindi ko na halos mawari pa ang nararamdaman ko. Napakasaya at napakagaan ng pakiramdam ko. Naluluha pa nga ako dahil konting-konti na lang ay nasa Pilipinas na ako. Salitan naman ang pagtawag ng pamilya ko at ng boyfriend ko. Parehong mga excited at masasaya ang mga ito. Habang kinukwento ko ito sa aking pamilya ay nanggigil sila kay Lola. Pero at the end, hinanap ba naman sa akin kung nasaan ang red packet ko? Magkano daw ang laman nito? Nagtawanan na lang kaming lahat noon. Okay, so sabi nga nila, hanggat kaya ay matuto tayong magpasensya sa ating kapwa. Sa mga nais pong magbahagi ng kanilang mga kwentong buhay, ay maaaring bisitahin lamang po ang ating description below. Yun lamang po, maraming salamat.